mga Masyan. Diba? Okay pa ba kayo? Tapos, taas ang kamay ng hindi pa nagbimerienda. Huwag kayong magalala, hindi mas din yan. Ang pininam ko lang. Alam nyo, maraming salamat sa inyo. Kaya kami nagpapaunan. Nanalo rin po tayo dito sa Misamis Oriental. At dahil po sa inyong lahat, marami na tayong batas na ngayon ay pinapatupad na. Isa na po dyan, ang batas para mailibre ang matrikula sa lahat pong pampublikong koleyo at universidad. Kasali na ang University of Science and Technology. Meron ba po dito nag-aaral sa University of Science and Technology? Meron ba kayong binabayaran na tuition fee? Kaya po, sa inyong tulong, sa ating pagsisikap, ngayon, ganap na batas na ang libreng matrikula sa ating mga paaralan. At ang kagandahan dito, napakadami po tayong estudyante na tutulungan. 2 milyon ng mga estudyante kada taon ang nakakapag-aral nang wala nang agam-agam na mababayaran ang tuition fee. Pero mga kasama, hindi pa matapos ang ating trabaho sa loob ng Senado. Dahil ang aking paniniwala, walang bata ang dapat maiiwanan sa dekalidad na edukasyon. Lahat ay dapat makapag-aral. Ang tatlong bagay ang dapat natin, ang tatlong bagay ang gusto pa natin isulong. Una, dapat bumalik na tayo sa face-to-face classes. Napakatagal lang sarado ang ating mga paaralan. Pangalawa, dapat rin ayusin ang K-12 system. Dahil yung dagdag 2 taon na ito nangyari, dagdag pahirap sa ating mga magulang. At pangatlo, dapat po taasahan ang sweldo ng ating mga guro. May mga guro pa ho tayo nito. May mga nag-aaral para maging guro. Huwag kayo mag-alala, paglalaban ho natin na taasan ang sweldo at dagdagan ang benepisyo ng ating mga guro sa ating bansa. Kaya mga kasama, ako po'y muli, lumalapit sa inyong lahat, buong kababahang loob, humingi po ng suporta sa darating pong alalan. Sana po may pagbigyan po tayo muli ng isa pang pagkakataon, paglingkuran ang Misamis Oriental, paglingkuran ang Cagayan de Oro, paglingkuran ang ating bansang Pilipinas. Ang aking pangarap, lahat ng bata ay makakapag-aral, walang bata ang maiiwanan sa dekalidad na edukasyon. At yan po ang ating paglalaban sa loob ng Senado. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat! Number 30, Queen Petalia! Yes! Eto na! Ang isa pang sinaponiable na dapat yung i-voto sa kanyang termino bilang mayor ng Quezon City kung kailan siya naging presidente ng League of Cities of the Philippines. Eto, kaibigan ko to, nakasama ko na sa showbiz, kumpare, at napakagaling maglingkod sa ating bayan. Most competitive, highly urbanized city po ang Quezon City sa buong bansa sa kanyang panunungkulan. Kay Bistek tayo sa Senado! Number 8, Bayonimat! Number 8, Harvard Bistek! Hello! 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 Kayo ba ay kumain na? Huwag mo kayo mag-alala dahil pagkatapos ng rally, makakainin kayo sa Jeremy ni Senator Mark Villar! Yari! At saka ni Senator Mitch Sumili! Burger! Two joints! Siguro, ako po ay 7 years na naging konsihal ng Quezon City, 12 years na naging vice mayor ng Quezon City, at 9 years na naging mayor ng Quezon City. Ngayon naman po,
gusto ko pong pagsilbihan hindi lang Quezon City, kundi Cagayan de Oro! At Misamis Oriental! Ang Cagayan de Oro at Misamis Oriental na walang ulan ang pipigil sa pagmamahal, ang suporta sa Unity. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong suporta kahit ang ulan. Nandito pa rin kayo para ipakita ang inyong suporta sa ating susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, at susunod na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, at ang Unity. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Bago sa lahat, binabati ko po ang aking kaibigan, Governor Bambi Imano. Binabati ko rin po ang ating Congressman, Congressman Christian Unabia, at ang aking kasama dati sa Kongreso, Congressman Peter Unabia. Mga kasama, ako po ay nandito para humingi po ng suporta sa inyong lahat.